Yun! What's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, yes, alam niyo na po yung dapat yun yung gagawin. Which is, sapat na po yan. Para mas lalo pa talaga tayong magaganahan. Okay? So ito mga utol, ang magiging topic natin sa video na ito ay signs na nasa tamang lalaki ka na. Okay? Well, ito mga utol, ramdam mo na ba sa ngayon na nasa tamang lalaki ka na? Na kung minsan is ito talaga yung hinahangad din ng mga kababaihan. Syempre, sino ba namang babae na hindi humahangad na makatagpo ng tamang lalaki or yung karapat-dapat na lalaki para sa kanya? Diba? Wala. So ito ngayon mga utol, ituturo ko sa inyo isa-isa kung ano ba talaga yung pinampakita ng isang lalaki na which is nagpapahiwatig na nasa tamang lalaki ka na. At saka dito mo rin malalaman na niloloko ka lang pala ng isang lalaki. Okay? So ito una sa lahat ay hindi tumatalikod kapag nagkapera. Okay? Sa totoo lang, marami rin akong nakausap na kagaya sa ganitong situation. Na yung tipong pinapalakas yung isang lalaki, tinutulungan para magkatrabaho. Na kahit wala pang kinikita yung isang lalaki, ay sinusuportahan pa ng babae. Until na nakakita na yung lalaki ng trabaho ay biglang etsepwera yung isang babae. Yes, may ganito talaga utol. Pero unlike sa isang lalaki, na kung meron man siyang pera or wala, ay hindi nagbabago yung kanyang pagtingin sa'yo. Na bumabalik talaw pa rin sa'yo sa kung ano yung naitulong mo sa kanya. Hindi yung babalik lang sa'yo kapag walang-wala na siya. Naku po. Ha, so yun, and then ito, yung pangalawa natin ay mabait pa rin kahit sa anong mood. Yes. Ito ha, kapag ang lalaki, once na napapansin ninyo, like for example na kahit gaano siya kapagod, and then parang galit siya galing sa trabaho, pero pagdating sa'yo, is maganda pa rin yung pagkikitungo niya. Mas still mabait pa rin siya sa'yo. Na kinakausap ka pa rin, yung tipong mataas yung pasensya niya once na pagdating sa'yo or kapag ikaw yung kaharap niya. Yes. Yung tipo talaga utol na hindi nagbabago yung kanyang mood. Ha? So once na ganito yung isang lalaki, yes of course, isang sinyalis na rin ito na nasa tamang lalaki ka na. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is nire-respeto ang oras mo. Yes of course ha. Kasi may mga kalalakihan din na dinidistorbo ka palagi. Yung tipong inuubos na yung oras mo na hindi ka malang binibigyan ng me time na tinatawag. Unlike talaga sa ibang lalaki na sasakalin ka, yung tipong hindi ka na makakahinga. So once na yung lalaki utol ay nire-respeto yung oras mo na palagi niyang sinasabi sa'yo, okay babe, take your time. Okay, gawin mo yung mga kailangan mo pang gawin or yung kailangan mo pang tapusin. Yes, tapusin mo muna. Yes, isa rin ito na sinyalis na binibigyan ka talaga ng oras ng isang lalaki na nagpapahiwatig na nasa tamang lalaki ka na. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin ay may consistent communication. Yes. Unlike na rin sa ibang lalaki dyan, na malay natin ha, sa situation mo ngayon, na kung kailan ka lang kakausapin ng partner mong lalaki. Naku po utol. Ha, magdalawang isip ka na sa ganyang kasing lalaki. Kasi ha, iba pa rin yung mararamdaman mo once na nasa tamang lalaki ka na. The which is, talagang may consistent na communication na palagi kang kinakausap, palagi kang kinakamusta, na halos araw-araw talaga. Yung tipong kahit parang may routine na kayo na sa ganitong oras ay tumatawag siya, sa ganitong oras ay nagchat-chat siya, sa ganitong oras ay nagpapaalam siya, yes, sa ganitong oras is natutulog na siya. Ha? Unlike sa ibang lalaki dyan, na kung kailan ka lang kausapin, na kung minsan is may isang araw pa na hindi ka kinakausap. Naku po utol. Oh, no. Magduda ka na rin or mag-ingat ka na sa ganyang klaseng lalaki. Ha? So yun. And then ito, yung panglima natin is inaalala niya yung feelings mo. Yes. Ito ang napaka-importante talaga to sa lahat. Na once na may pagkikare yung isang lalaki, ay for sure inaalala niya talaga yung nararamdaman mo or yung feelings mo. Na bago niya gawin yung isang hakbang ay pinag-iisipan niya muna kung masasaktan ka o hindi. Yes na, nire-respeto niya talaga yung nararamdaman mo. Na alam niya na magagalit ka sa ganitong gawain is iniiwasan niya.
Yes. Ha, unlike naman sa ibang lalaki dyan, na kahit ayaw mo na is, dinediretso niya pa rin. Nako. Ha, so yun. And then ito, yung pang-anim natin is, bibigyan ka ng oras, atensyon, at pera. Yes. Ito rin mga utol. Once na binibigyan ka talaga ng oras ng isang lalaki, ng atensyon, na in-appreciate niya yung bawat pinaggagawa mo sa kanya. And then yes, of course, kapag nag-e-invest yung isang lalaki, hindi ibig sabihin yung utol na nag-e-invest lang siya, and then wala na siyang ibang ginagawa. Kundi once na ginagawa niya ang lahat-lahat ng ito ng mga pinagsasabi ko, and then at the same thing, or at the same time, is binibigyan ka ng pera, or nag-e-invest siya sa'yo, na yung tipong parang may plano na rin siya para sa'yo, para sa kinabukasan ninyo, or para sa future ninyo, yes, sinyalis na rin po ito na nasa tamang lalaki ka na. Okay? Pero ito mga utol, depende pa rin ito kung komportable ka ba sa ganitong klaseng lalaki. Diyan lang naman kasi nagmamatter yung lahat-lahat eh. Sa kahit ano pa yung pinapakita ng isang lalaki, ay kailangan mo itong tignan or tanungin sa iyong sarili kung komportable ka ba talaga sa kanya. Okay? So again, maliban dito, or kasalungat sa mga pinagsasabi ko, ay nagpapahiwatig lang din po na hindi seryoso or wala ka sa tamang lalaki. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun po, maraming maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi.